Para sa mga naghihintay ng commuter dyan dito sa channel namin, eto na po. First time yata natin nagkaroon ng commuter. First time yes, natin first magpapakita. Time. So yun, first time. Pero kukwentuhan ko po muna kayo kung paano nangyari at nagkaroon kami ng commuter, okay? So, actually, bibihira talaga kami kumuha ng van. So this is the first time na nagkaroon kami ng van. Pero ito po, order na po ito sa amin. In order po siya online. Imagine kung may kung pwede kayo makapag-order sa Shopee ng or Lazada ng kung ano-ano sa Bicol Auto-Search. Pwede rin kayo makapag-order online ng sasakyan. So ito po, ito na ang nangyari. Ngayon, ito ang kausap ko po nito nasa Cebu City. Pero ang family niya andito sa Sorsogon. So naghanap siya sa amin ng 2020 model na HIACE van. And kasi sabi niya gagamitin nila sa company nila, which is yun nga dito sa Sorsogon meron kasi ano dito, geothermal ano company. Tama ba? Yung EDC. So ito po gagamitin po ito dyan sa EDC. So required sa kanila 2020 model. So since wala po tayo ng 2020 model, binalikan ko po yung mga connections natin, yung mga naging partner dealers natin from NCR. So tinawagan ko po sila lahat at nakayun. Nakakuha po kami ng 2020 model na Toyota HiAce commuter. So ito na po yon. Actually pinuntahan po namin ito. Sobrang bilis ng pangyayari. Umalis po kami kahapon 5 a.m. just to check the unit. Kasi sabi nga namin ni Sir Ryan, kung babayaran yan sa atin, magtitiwala sa atin yung kliyente, tsaka hindi natin i-check yung unit, ilalagay natin sa risk ang pangalan ng business natin, ang Bicol Auto-Search. So we decided, sige, di bali, kahit yun nga, very minimal lang yung naging markup ng Bicol Auto-Search. What we did, nag-decide kami po na puntahan namin yung sasakyan. Balikan lang po, nakipag-usap kami kung pwedeng meet up sa Lucena. So, nakipag-meet kami sa Lucena. Umalis kami dito 5 a.m. Dumating kaming Lucena 2:30 in the afternoon. Nakita namin yung sasakyan, dinest drive namin yung sasakyan, at chinek namin yung sasakyan kung pasok sa standard. At nung nakita namin na okay, go. So, actually, sumobra po siya sa expectation namin. Nag-exceed po siya sa expectation namin. And yun nga, after na nag-okay na kami, 4 o'clock no, natapos tayo. 4 o'clock in the afternoon, tapos na kami, biyahe po ulit kami. And 12 midnight, andito na po ulit kami kagabi. Kaya yun, panibagong experience ito. At panibagong proof ang ganong transaction pwede nyo po gawin sa Bicol Auto-Search. Pwede po kayo mag-order ng sasakyan sa amin. Bigyan nyo lang po kami ng enough time. Bigyan nyo lang kami ng allowance na sapat na panahon para mapaghanap ng unit sa inyo. At syempre, para gawin namin yon, kailangan namin ng assurance. So ito kasi, nag-initial payment na po yung buyer nito ng actually 100,000 para lang i-confirm na okay, sure po talaga kami bibilhin namin yan na sasakyan na yan. So nung nagbayad sila ng 100,000 agad-agad, tumakbo kami pa Lucena. Ay, hindi naman pala tumakbo. Sumakay po kami. May dala po kami sa sasakyan. Alright, so ganun po, ganun ang idea namin ngayon. At syempre, kinausap ko na ulit yung partner dealer natin doon na sabi namin, sabi ko, bro, gagawin na ulit namin ito na pwede na kami magpapa-order online ng sasakyan at tatakbo kami sa inyo. Basta i-garantiyan nyo sa amin na magandang quality ang ibibigay nyo sa amin at hindi masasayang yung biyahe namin. Kasi still, kahit order, kahit trusted pa rin natin yun, gusto pa rin namin ni Sir Ryan na makasigurado na talagang quality yung sasakyan na mabibitawan namin. Alright? So yun, papakita namin sa'yo, hindi na tayo mag-off-road. Kasi actually talaga, hinataw na po ito kagabi at hindi ko po ito na-drive kagabi. Si Onyx yung nag-drive. Kumusta naman, Onyx, ang experience mo? Very good. Yun nga, nag-exceed nga sa expectation natin. Ang sarap daw talaga i-drive. Pero ako hindi ko pa may experience kasi hindi naman ako makatakbo. Gutong driver na. Tumatakbo ng 150-160, anip na yan. At hindi ko masabi kung anong experience niya at anong feeling niya. Gusto ko ma-experience ngayon pero parang alanganin na tumakbo tayo dito ng 150-160. Pero ngayon palang nararamdaman ko na grabe, oh.
sobrang smooth ng paghataw niya, sobrang lakas ng hataw niya. Talagang halata mo na bagong-bago. Imagine na, this is 2020 model na Toyota HIACE commuter. Ang odometer niya lang is asan na ba? Nasa 28,985. Ganun po kalupit. Basta dyan, hindi na tayo pwede dyan. So, yun nga, hindi na tayo pwede sa basa kasi pagdating po nito dito, pinadetail po muna namin ito. Siyempre, washing, linis, interior and exterior, sige. Detailing, acid rain remover, ano pa ba ang mga ginawa dito? Yun, pinalinis ko ang ceiling para mas malinis. Oh, kasi ngayon lang din ang release nito, actually 10 o'clock and pabalik na tayo ng office kasi 10 o'clock din ang expected na dating ng kliyente, okay? Before tayo bumalik, gusto ko pakita sa inyo ang detail niya. Talagang itong ganitong klase ng sasakyan, napakatipid niya, as in, kaya karamihan talaga ng nagninegosyo ng mga ano, pamparentahan, ang daming kumukaw ng ganito kasi ang tipid. Imagine from Lucena, sagad na sagad ang diesel nito. Nag-diesel lang kami ng 2,000. Tapos nag-add tayo ng 700. 2,700. But imagine meron pa siya ngayon. Although nag-iilaw na siya, pero meron pa rin. 2,700 from Lucena to Sorsogon, I think that is mga 400 kilometers. Grabe, kahit third gear ka humataw, no? Dalang-dala niyo yung body niya. Try ulit natin, third gear tayo. Kaya pala lakas ng loob mag-overtake kagabi sa mga ano, sa mga bus. Ang ganda nga talaga, buddy. One ten. Pero kaya niya mag-overtake kasi nasa curve lane na tayo. Siyempre, ingat-ingat tayo kasi release na to. Kaya pala, mapansin mo, yung mga tinatawag na biyahidor, yung mga nagbabiyahe talaga ng mga van, no? Mga HIACE and V350, mga van talaga. Grabe, parang mga halimaw sa kalsada. Ang bibilis talaga nila tumakbo. And yun nga, na-experience namin kagabi kasi itong driver ko. Halimaw na halimaw sa kalsada. 150, 160, 100 na takbo. Hindi na po ito for sale, kasi release na po ito. Isang kababayan natin ang nag-order ng van sa Shopee at Lazada ng Bicol Auto-Search. Tingnan nyo po kung gaano kasariwa. This is 2020 model with 28,988 odometer. Tingnan nyo sa manibela pa lang kung gaano siya kasariwa. Wow! Super, super detailed. Ito, detailed na detailed. Ito, hindi lamang nababaklas. Oh. Kahit dito, makikita mo na talagang hindi pa hinahawakan ng sobrang daming kamay. Yan, oh. Ang exterior niya, ang dashboard niya, makikita nyo. Pero syempre, nakikita nyo, naka-airbag na rin siya. Oh. Although this is commercial vehicle, pero yan o, oh, naka-airbag na siya, naka-ABS na siya. Ang ganda. Yung nga lang makikita nyo, naka-power windows. May HIACE bang naka-ano? Ay, naka-power windows, naka-manual windows lang. Alam ko pag commuter, manual windows lang talaga. Yung GL Grandia, yun yung may power windows yata. So sa mga commuter user dyan, comment naman po kayo. Pero alam ko talaga manual windows lang. Even nga yung NV350, okay? So ito, meron tayo dito switch ng light sa likod. Yan. Ibig sabihin, kapag naka-off to, kahit i-on mo yung switch doon, hindi yun gagana. Okay. Ganun din yung aircon. Kahit i-on mo doon yung switch sa likod, basta naka-off yung switch dito, hindi siya ilaw. Okay? So dito, makikita nyo ang ceiling niya. Oh, napakalinis pa niya. Actually, hindi ko na po yan pinalinis. Ha? Yung dun lang ako sa likod, nagpa-detail. Kasi may mga uling-uling. Pero so far, okay na siya. Malinis na po tayo dun sa likod. Okay? Then, makikita nyo. Ang upuan niya, sobrang sariwa. Naka-leather seats po siya. Sobrang ganda, sobrang sariwa niya. Dito, wala pa siyang mga damage. Alikabok meron, pero damage wala. Kasi nga, talagang bagong-bago yung sasakyan. Ayan. Pakita natin. Dito sa mattings niya, ito, original mattings, medyo pudpud lang, pero dito,
Yan, andyan pa yung ano niya, mga pangilalim niya. Ito. And ito ng mga cover dito, yan po. Tingnan mo yung itong ano lang, oh. Oh, dikit ni dikit. Dikit na dikit pa. Oh, oh di ba? So, yun. And, pa-check natin yung engine. Yan. Check nyo yung engine. Kung gaano kasariwa. Alam nyo, kung makakita kayo ng ganitong engine, makakarinig kayo ng ganitong smooth na engine. Wala. Sold out ka na. Wala ka nang masasabi. Sa linis niya, sa tunog niya, sa appearance niya. Tingnan mo, sa appearance pa lang niya, bagong-bago pa po yan. Wala pang ginagalaw. Andyan pa yung mga custom markings niya. Ang linis pa talaga, as in. Battery niya, original pa yan. Hindi pa yan ginagalaw. Ito lahat pa po, ito original. Hindi pa yan ginagalaw. Kahit nga yung mga ano niya, oh, chassis niya, ang nilinis pa rin. Diba? Hanggang ito, ganda. Ang ganda. Promise. Kaya, yun, kung naghahanap kayo ng mga modelong sasakyan, pwede na po kayo mag-order sa amin. Kami na po ang bahala mag-process ng order nyo. Kami na ang bahala mag-process ng payment. Basta ito lang po. Once nag-deposit po kayo sa Bicol Auto-Search ng order nyong sasakyan, I assure you, ginagarantee ako po sa inyo na nasa mabuting kamay po ang pera ninyo. Anytime na sasabihin nyo sa amin as magbago ang isip nyo tapos nandito na yung pera nyo sa amin, pwede po namin ibalik. Basta po, hindi pa namin napu-purchase yung sasakyan. Okay? Kasi syempre, pag na-purchase na namin yung sasakyan, wala na sa amin yung pera nyo. Naipasa na namin sa seller. Okay? So, yun. Check natin sa likod, sa loob. Ayan. So, dito sa pinakalikod, nakikita nyo ilang seaters. 3, 6, 9, 12 seaters. 13, 14, 15 seaters kasama yung driver. Pero imagine ito, kaya nga dito. Binilang ko lang dito tatlo, pero dito kaya dito mga apat, lalo kung maliliit lang naman. Pero, oo, sa UV Express, talagang pinupuno nila ito eh. Pero syempre, ang seating capacity talaga nito, tatlo. Okay? So yun, comfortable din naman siya. And since naka-design po talaga siya for commuter, for passenger, for business, minaximize po nila yung space. Yan o, nakamaximize yan. Kaya medyo parang bitin yung paa mo, ang gagawin mo, ay angat po dito. Okay. Pero tingnan mo, ibig sabihin, kung bitin ang upo mo dito, kailangan mo ay angat dito, so dapat ito pud-pud na to, na inaangatan. Pero tingnan mo, buong-buo pa siya. Ibig sabihin, hindi pa ito naaangatan ng paa. Diba? Dito naman sa likod. Yan. Kahit maliit na upuan dito, comfortable pa rin siya. Ganun din dito. Kama comfortable. Alam niyo nung sumakay ako dito, naalala ko nung college ako eh. Kasi nung college ako, ito palagi yung sinasakyan kapag nagbibiyahe ako. It feels like bumalik yung mga nakaraan, no? But anyway, so yun. Ang mattings niya, original mattings pa po yan, ha? Original pa po yan. Tapos, tingnan nyo yung tires niya. Ang tires niya, hindi pa po yan pinapalitan. Pero ang kakapal pa. Yan. Sa front. Sa back. Ang kakapal pa nila. Anyway, hindi ko napagita to. Ang aircon niya, ganda ito. May control na rin siya. Naka-dual aircon. And, yung mga naunang van kasi, wala naman ng ganito. Talagang nakasil to. Pero ngayon, pwede mo na siyang i-open. O, diba? Same dun sa kabila at dun sa likod. Pwede na siya i-open. Kompleto rin siya. Andito yung tools niya.
andito yung jack niya. Ito lang oh, tingnan nyo. Siyempre, madalas aapakan, so madalas magagasgas ito. Pero tingnan nyo naman kung gaano pa yung kasariwa. Wala pang gagasgas-gas-gas. Dito sa likod. Diyan. So ito, may ibababa din to. Pero hindi pa ako nakatry ito. So actually, yung passenger mo, pwede dito dumaan sa likod kasi may space talaga siyang magdadaanan, no? Parang ganito. O, diba? Pwedeng hindi na doon, kung puno na doon, pwedeng dumaan dito sa likod. Okay, exterior. Check nyo yung exterior, syempre. Wala siyang mga dents. Hindi naman sa wala. Meron naman pero very very minor lang. Ito, tingnan nyo sa baba. Yan. So, ito, sobrang visible ito. Pero ang ginawa namin, binalihan namin, pinabuffing, at least nabawas-bawasan po siya. Okay? Dito, wala na kayo makikita ang mga dents, wala na kayo mga scratches. Tingnan mo yung pinto. Lapat na lapat, boy. Diba? Dito sa front, wala kang makikita mga dents, wala kang makikita mga scratches. Malinis na malinis. Ang headlight niya, syempre, bumbuo po yan. So, ito kasi, nagkakahalaga ito mga more than 5,000 pesos, lalo kung original yung bibili mo. Kaya dapat, wala talagang makikita. Dito sa side, ganun din, sobrang linis. Nakapal ng tires niya, check mo yung ilalim niya. Makikita mo kung gaano pa kaganda yung pangilalim niya. Hanggang doon sa loob. Kita ba? Yan. Ganun din dito sa likod, check. And syempre ito, wala siyang basag, wala siyang damage. Ganon din dito, walang basag, walang damage. Yun! Huh! Kung gaano kainit sa labas, binaliktad po yun, ganon po kalimig dito sa loob. Tingnan nyo, tingnan nyo, nagmo-moist pa ako yung sa aircon vent niya. Sobrang lamig pa ng aircon, sobrang bango. As in, amoy bago pa siya. So, yun. Now, pag-usapan natin yung price. Sir Ton, okay. Sige, maganda na yung sasakyan. Sige, sold na kami sasakyan. Pero magkano ba yung naging price niyan? Ito po, naibenta po namin ito sa owner sa halagang 1,070,000. Unang-una, kasama na po dyan ang services ng Bicol Auto-Search. Ano itong services na to? Kami po ang pumunta ng Manila, kami ang pumunta ng Lucena, kami ang naghanap ng sasakyan, kami ang nag-check ng sasakyan, kami ang nag-check ng documents ng sasakyan, and kami yung nagbiyahe papunta dito. Kami na rin ang naglinis interior and exterior. Kami na rin po yung mag-aasikaso ng mga documents nito. At kami na rin po ang magta-transfer ng pangalan nito sa new owner. Ganun po karami ang gagawin ng Bicol Auto-Search. So sa 1,070,000 sa ganitong sasakyan, sa ganong services, I'm sure panalong-panalo na po yung kliyente namin. So yun, kapag again, kapag gusto niyo rin kumuha ng sasakyan, gusto niyo rin po mag-order ng ganitong klaseng sasakyan sa Bicol Auto-Search, very much willing po kami mag-assist sa inyo. And ano ba?
bigyan nyo lang kami ng time, ng allowance, para makapag-contact kami sa iba't ibang dealer namin nationwide. So, NCR, may contact na tayo. May tinatap na rin po ako from Visayas. May tinatap na rin ako from Mindanao. So, hopefully, magkasundo kami. Okay? So, yun. Balik na tayo sa office at mag-release na po tayo. Siyempre, trademark natin, tinitingnan natin kung may cabbing, tinitingnan natin kung may vibration, at walang-wala po akong maramdaman. Super smooth lang. Diba? Ang smooth. One hand, brother. Wow! Ang ganda. Ang ganda na ano niya. Ang ganda rin ang handling niya. Okay, so that's it. Pinakita lang namin sa inyo itong commuter na to kasi may naghihintay ng ano, na magkaroon kami ng commuter. At syempre, mapakita din namin sa inyo. Anyway, ang siguro kapag nagkaroon ulit na ng panibagong unit kasi medyo ration tayo at andyan na yung kliyente. Pag nagkaroon tayo ng ganitong unit ulit, bibigyan natin ito ng maganda-gandang review next time. Alright? So, yun. Thank you very much. Have a nice day and God bless. Kung nagustuhan mo itong video na to, please like, leave a comment, then share para mapanood din ito ng mga kaibigan mo. And also, kung first time mo dito sa aming channel, don't forget to subscribe and click the notification button para updated ka sa lahat ng mga videos namin. Huwag mo rin po kalilimutan ni follow ang aming mga Facebook page, Bicol Auto-Search, Kintab Car Care Services, and Bicol-Ka. Maraming salamat po!